Good evening po guys. Ngayon po ay August 6, 2019. Araw po ng Tuesday. Ngayon po dito sa Dasmariñas, Cavite, ang dami pong mga bata o matatanda na nadedengge. Kaya po kahit sa mga balita naman po makikita ninyo na napakadami po talagang nadedengge dito sa lugar namin sa Dasmariñas, Cavite. Kaya po guys, meron akong alternative na gamot na pwede ninyong gawin para po makatulong sa mga taong may dengue o kasalukuyang nasa ospital. Pwede po ninyong gagawin to. Ito po ay isang dahon ng papaya. Ito po guys. Ito po ay dahon ng papaya. Ang kukunin po ninyo ay yung pinakabatang dahon, ang pinakatalbos po niya. Kahit po dalawang piraso po, kukuha po kayo, maghanap po kayo, mabilis naman po mahanap yung papaya kahit saan naman po yan tumutubo. Ang gagawin po ninyo ay hugasan lang po ito. Paghugas po ninyo nito, kukuha po kayo ng pangdikdik. Dikdikin po kasi ito. Kukuha po kayo ng pangdikdik na katulad nito. Kailangan po malinis. Nakahugas din po. At pati po yung dahon ng papaya. Ang gagawin po ninyo, lulukutin po natin. Tutupiin po. At saka po siya ilalagay dito sa pinaka, sandali lang po ha, pinaka lagayan. Idikdik po natin guys. Yan po, dikdik po natin ng dikdik hanggang po sa madurog siya. Marami na pong prove nito guys na gumaling dahil sa papaya. Kaya kung sino man po ang may mga nakakaranas ng mga sakit na nagkaroon ng dengue, pwede po ninyo itong gawin na herbal alternative medicine para po magkaroon po kayo ng idea. Pero mas maganda pa rin pong kumonsulta kayo sa doktor ninyo kasi mas maganda po talaga. Pero mas mabuti po rin subukan ninyo ito dahil yung kaibigan ko nito, nakaranas siya ng dengue na isang linggo siya sa ospital. Pero may nakapagturo po din sa kanya na ganito ang gagawin niya. Dikdikin lang po ng dikdikin. Yan na po. Diinan nyo na lang po para mabilis. Kakatas po kasi siya guys. Tingnan nyo. Habang dinidikdik ko po siya, lalabas po yung katas ng ano niya, ng papaya. Katas ng papaya. Yun po ang gagawin nating pipigaan po natin mamaya itong dahon na nadikdik na natin. Ito po ang makikita po ninyo, ayan. Nag-uumpisa na po siyang kumatas. Dikdik, dikdik. Tapos po ang gagawin po ninyo, ayan na po, meron na po siyang konting katas. Pero mas maganda talaga guys na makukuha ninyo yung batang-bata pa na papaya, yung talagang pinakatalbos niya kasi mas madaming ano po, katas. Ito po. Yan, tignan nyo. Kita nyo. Ganyan po ang itsura niya. Medyo mapakla po ito. Kasi syempre dahon. Pero kailangan pong tiisin. Papainom nyo po ito sa mga anak ninyo na may dengue o sa kamag-anak ninyo. Wala naman pong masamang subukan ninyo guys kasi ito po naman ay papaya. Hindi naman po ito nakakalason. Kung halimbawa epekto man po, mas maganda. Kaya ito po guys, subukan po ninyo ito. Yan. Dikdik pa po. Yan. Tapos, kumuha po tayo ng salaan. Salaan please. Kuha ka muna itong salaan. Sandali po guys, iniutosan ko po yung anak ko. Masunurin po ito eh. Salaan. Salaan. Bilisan mo salaan. Ito salaan po guys. Ayun po sa nyug.
trainer. Kita nyo guys. Yan. Yan, nagkakatas na siya, oh. Yan po ang gagawin nating ano mamaya. Pinaka-juice niya sa papaya. Maganda po ito, guys. Hindi naman po siya nakakalason kaya wala pong masamang subukan. Kasi po marami na po rin na gumagaling dito. Kasi ano naman to, eh. Ang papaya naman talaga ay isang pagkain na hindi naman nakakalason. Kaya kung gagawin natin to sa bahay, kahit yung anak ko po, nakasubok na rin ito. Nung mga last week lang po. Pero okay naman siya ngayon. Tsaka pero dinala ko pa rin po siya sa lasal kasi mahirap na po din manghula. Pero bago kami pumunta doon, talagang pinainom ko pa siya nito. Tingnan mo guys, oh. Kita nyo? Yan. Tapos kukunin na po natin siya. Walang kutsara. Ano to? Ikipapakita ko sa kanya na ano mo sinabi. Kahit tinidor lang, yung plastic tinidor. Yan po guys. Pipigaan na po natin siya. Hintayin lang po natin ang kutsara. Basta ang ano yun ninyo, dikdikin lang ninyo yung dikdikin hanggang sa kumatas po yung na dahon ng papaya. Tapos, yun na po ang ipapainom natin sa mga taong nakakaramdam na ng apat na, araw na lagna, tatlo, yan. Bigyan na po natin ng unang panglunas. Ito po yung papaya dahon. Ito po, kunin na po natin. Yan na po siya, oh. Pagkuha po natin ngayon, mas maganda talaga pag batang papaya, eh, no? Yan na po, guys. Yan na po ang gagawin natin ay pipigain. Malinis naman po yung kamay ko. Ganyanin po natin, guys. Kita nyo, may lumalabas. Ang katas po na lumalabas, kahit po konti, pero epektibo po ito. Pigain po natin ang pigain. Yan po, guys. Kilala po itong napakaganda sa katawan ng papaya, napakadaming vitamins po, kaya talagang nakakagamot po ito sa unang panglunas sa taong may dengue, guys. Kaya huwag na po kayo mag-atubiling subukan ito. Yan. Kaya kung ano po yung matitira natin, guys, na katas, ito lang po mapapainom natin. Ganyan lang po kadami. Pero dapat po, guys, tanggalin din po yung mga ganito na lang. Talaga yung katas lang din ipapainom ninyo. Kasi kunti lang naman. Pero okay lang din pag ganito kasi total na dikdik na naman po. Nadurog na naman. Ito, ganito lang po, siguro mga isang kutsara lang po, guys. Mga kutsarita, isa lang. Pero talagang kahit ganun lang kadami, pero sigurado naman po kayo na epektibo po. Kung may nakatulong po, kung may naitulong po ako, kung nakakatulong po ako nito sa aking video, sana ma-share nyo to sa iba para po magkaroon din sila ng idea kung ano man ang alternative ng mga herbal medicine na halimbawa sa mga taong unang walang-wala talagang pera na hindi nila madala yung kamag-anak na sa hospital. Sana ituro po din ninyo ito, guys, para po magkaroon din sila ng idea. Salamat po. Please subscribe my channel and maraming salamat po sa panonood. Thank you. Bye-bye.